Francesc Palo, later. Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon o solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon o solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Right here at iBusiness 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon o solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon ug solusyon. Right here at iMusic 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is John Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Wednesday morning po sa inyong lahat. Good morning, sir. Yeah, good morning, Miss Jam. Today is colored green. Yes. It's either environment, agriculture, climate change. Anything green. That is related to green. Tapos, tapos dollars, most of all. Social. Oh, kasi yung sa atin, violet eh, no? Hindi man green eh. Mm-hmm. Yung dollars, green eh, di ba? So they call it green. Mayroon kang green? Di ba? Ganun yan. Ang totoo pa nga, ano, mahihinga na ako ng imkamot. Kapag sinabi natin green talagang ano, productive yan, tsaka ano, clean air, at tsaka makikita mo yung maraming dahon sa buong mundo. Mm-hmm. So kung maraming dahon, maraming trees, syempre hindi naman pwede yung dahon lang. may puno yan. Oh, ngayon na, syempre sir, bation gihapon nato ng mga nagsusubaybay ha ato na free channel at IBC 6, ano, channel 6. Nga nasugod man gihapon na dun mga namamati ha ato at 87.7 FM Idol Radio. Mm-hmm. Oo, tas durda muna gihapon nito ato nakikitan nga din nga nag-join nito ato na Facebook Live. Yes, that's mm-hmm. right. O, lalo na pag naisishare mo and then sila mismo din mm-hmm. naisishare sa kanilang mga kaibigan. Kami po ay nagpapasalamat. Lugod na nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating palatuntunan. At tayo'y higit siyang taon pa lang, pero marami na ang mga kaibigan na nagtutunin sa atin. Si Eagle Scout Attorney Roy Perez, siya'y nanonood ngayon. Magandang umaga bro, mapahingaga. And then si Ruth Villarante. And si Concon TV at saka si kasama natin sa broadcast sa Philippine Federation of Rural Broadcasters, si Sir Ionis Paulus Omang ng Action Radio DYVL, no? And yung material mo ihahapit ko na lang. Kakulupuntad to, garing na kinakat ka naman, nababating ko na. Oh, and then si Heriberto Dario Rosilio, siya ang pinakauna actually na nag-log on today, no? And syempre Miss Jam, bagong lahat. Yung mga nagbe-birthday kasi ngayon, no? Nag-text sa akin, birthday boy, eh, no? Si Eagle Scout, counselor, dating counselor. Sabihin natin dati kasi tapos na yung termino niya, eh, no? Ay pumalit na yung asawa niya, no? Si Honorable Counselor Wilson Uy, no? Nang Palo. Ngayon, ang counselor na ngayon ay yung better half niya, si Counselor Chiki, no? And ang tawag dito, baka may tagay mamaya. Basta birthday. Happy birthday bro, ha? Happy birthday Eagle Scout Counselor Wilson Uy ng Palo, Leyte. All right. Yan. Naglagon pa siya. Nakita natin yung naglagon ni Counselor Wilson Uy. damot ng kikita actually yan, ano? Kahit yung ating mga kasama diyan sa Regional Public Affairs Office, no? Ng Department of Environment and Natural Resources, nandiyan na minamangluhan ni Miss Maita Gomez Sukgang. Dali rin kasama niya diyan. The beautiful Ma'am Maita. Yes, so you know, kasama niya diyan si ano eh, si Ma'am Rowena, no? And then si Sir Saide, si Ma'am Hedy,
sino pang nandun? Yung talagang nanonood at nakikinig palagi, no? Ah, ewan ko kung nandiyan na si Sir Ogie. Oo. Sir Saide, kaya lang si Sir Johan naman ay nasa Manila. On leave siya ngayon kasi come December, magte-take siya ng bar. Oh, di ba? So, nagre-review siya. And then, hope you'll make it the way it should be. Oh, di ba? English at to. Si Sir Yumir din. Oh, good morning. No? And, sino pa ang, Ma'am Bonavie. Oh, di ba? I hope you're doing good right now. Yes, yeah. And sir, may dala kita ipapanawagan. Aldrin, pwede pa ki-post ito. May ako ginsend. Ayan. So, missing person inin niya. No, ginsend inin ha ito no, sang concerned citizen. So, kilala inin niya. So, inin niya nga tao na, person, babae. So, iti inin nga lang si Salma Teresa Borsales Jeroma Quijano. Tapos, iti height is 5'1". May da ini niya kumbaga meron siyang pagka yung hair niya is pagka may pagka wavy mid length na then last ini niya nga nakita as at 10:30 a.m. last Thursday June 27, 2019 at Purok 3A Dao Hinaplanon Iligan City. Kung may adaman na Dao ba yun o Dao? Dao. Mm. Oo, Dao. So kung may daman ha iyo naka-notice or nakapansin nakakita inin ha iya alayan pa ki-text 0926-611-0314 na Globe 09 may na pa usan ang number 0929-547-5333. Iyan ang smart. Iyan yung smart. Okay. So amo ito nito na nawawara inin niya sir. Magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan sa Iligan City. Oo, and since naka-share ini nga itong video ha, may itong page, itong Iligan City, palihog lang. Kung nakakita mo sa iya ha, or nakapansin mo na ay mga, di ba, na usay mga sir, mapansin na nila, di ba, something, basig na nawala or naunsa ba. Meron tayong mga bro dyan, no, mga Eagle Scouts dyan sa Iligan City. Kung napansin nyo yung panawagan ni Miss Jam ay sana matulungan natin, no? Yes, so, hanap rin natin. So, basta nawala na siya. Nalito na ako sa Bisaya o sa Waray. Nawala na siya June 27, 2019. Na missing. Oo. So, sa ulitin ko, yung ating mga bro dyan sa kuan, ha? Mga members natin ng Eagle Scouts Organization of the Philippines dyan sa Iligan City, i-backtrack mo lang, ano? Kung makita nyo, wag ko kayong magatubiling magsabi. And paki-share na lang din po yung video na to para mas marami po tayong, you know, baka may makakita din sa kanya. Yeah, oo. Ay, siya nga pala, nakalimutan ko si Ma'am Perlis na i-greet dyan sa DNR. Siyempre kasama yung ating Regional Executive Director, si Attorney Chris Aldi Barzello, and then Assistant Regional Director, Dr. Art Salazar. Okay? And si Nikos, si Rhett Astorga, at saka si Lemuel Omega Azardina, siya ay nanonood ngayon, no? Okay. Gusto ko lalo at ini-announce, Ms. Jam, yung ating public weather forecast na nanggagaling sa PAGASA, which actually was issued at 4 o'clock this morning, the third day of July 2019. It's a Wednesday. Oh, ikatulong adlaw yan na ni Councilor Chiki Uy. Kuan? Katong daanan. Siyempre kasama si Mayor Ann Pitilia. Mayan ang iba pa. Mayabang idaanan lahat para fair. At 3 o'clock today, a low pressure area was estimated at 730 kilometers east of General Santos City, South Cotabato. That is 5.2 north and 131.7 east. Southwest monsoon is affecting western section of Luzon. So, ito yung forecast weather condition natin, Ms. Jam. Sa eastern Visayas and Mindanao, the weather condition is cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. This is caused by the LPA, low pressure area. No?
And the impact here is possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. In Pangasinan, Zambales, Bataan, and Palawan, it's going to be cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms also. And this is caused by southwest monsoon. And the impact here is possible flash floods or landslides during severe thunderstorm. In Metro Manila and the rest of the country, it's going to be partly cloudy to clouded skies with isolated rain showers. And this is caused by local thunderstorms. And the impact is also possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Talking about Misjam forecast wind and coastal water condition, in western Luzon, the speed of the wind, it's got to be moderate to strong. The direction is going south. The coastal waters, it's got to be moderate to rough. The wave height is 1.2 to 3.4 meters. And then, the Visayas and Mindanao, the speed of the wind is light to moderate, and the direction is east to southeast. Coastal waters, it's light to moderate, and the wave height is 0.6 to 2.1 meters. So, Ms. Tam, that's the latest weather forecast that we have here, gathered through Pag-asa. Issued at 4 o'clock this morning, the third day of July 2019. Mm-hmm. And this is coming from the in-charge for warning of the Early Warning System, or EWS, of the PDRRM office, Sir Roel N. Montesa. Okay. So, ayos. At saka marami din na, Ms. Chaman, nagpapasalamat, no? Na umuulan sa Metro Manila. Kasi... Sobrang init. Hindi. Kasi dahil sa kakulangan ng tubig, at ngayon ay lampas na sa kinakailangan na tubig ang ating Angat Dam. So, sapat na para makapag-supply ng maayos. Pero wag naman yung labis, kasi pag, di ba, palagi natin sinasabi niyan, kapag sobra ay masama. Mm-hmm. Okay? So, sana tamang-tama lang ang amount ng water, ang level ng water natin doon sa Metro Manila. Oh, kailangan marami, talaga nila ng tubig. Marami nahihirapan kasi syempre yung supply ng tubig is kulang-kulang. Oh, walang problema dito sa atin sa Eastern Visayas, marami tayong tubig. No? Ay, oo naman. Except of course, mga irrigation, yung mga irrigation system natin sa mga umhanan, medyo kulang. No? Sabi pa dito ng ating kasama, si Eagle Scout Everard Cahilog, hello Sir Chito and Miss Jam. Dudley, I'm watching here on mobile from Panabo City going to Davao City. My news ago, Sir Chito. Mamaya. Okay. Sige. Ingat po. Ingat, bro. Everard Cahilog. Good morning to Marty Lim and Dr. Fe Kongson Cabalona. Correct time, the country is now 17 minutes after 9 o'clock. Alam mo, Ms. Jam, meron tayong tinatawag din na aside from the irrigation system na na-mention ko just some few seconds ago, ay meron tayong diversified farming na tinatawag, di ba? Yes, so. Eh, ito naman ay bigyan natin ng pansin. Ito ay pagbigay lamang ng impormasyon which regards sa ating mga announcements tikang sa Philippine Federation of Rural Broadcasters. Kasi talking about diversified farming, mga kasangkayan, siripan usang nga pupulungan, ayaw ko na ibutang ang tanan nga bunay, hausala nga basket. O, oh, diba? Okay, pag nabuong, sure na. So, for the reason, nga kung mahapusdakan basket, may da pa bunay nga diri buong. Mm-hmm. Diba? At least diri pa kuno buong tanan. So, hilaro man kuno ito nga ano. Bisan buong bisan. Oo. Kumbaga, i-simplify kuno ito. Ano at karagsig mo nito pag-abot dirit farming? Ah, yes. Kasi sugad man ang pag-uma, maupayan na mag-diversified farming. Oo. Ibig sabihin, diri la usang variety iti mo itatanong. Yes. Ano? Kasi labod lang pagtanumin numay, mas maupay siguro magtanong gihapon in mga utanon. No? Mm-hmm. So, nga na maghayop. Yes, we should diba? Try. Oh, probably gihapon ang maghayupan. Nasugadhin kanding, may da, manok. Bisan ano nga hayop. Ayaw mo lang banggitin ko. Paano naman sa kanila to eh? No? Baboy na lang. Sabihin natin. Ayaw ni Miss Jam marinig yun eh. Og, magmalahin mo gihapon ng pangtindog yun pang mga hiagi. No? So, sugadhin nga pumagi kung na may daman itong mga bagyo o taguraw ha mga tanong na humay.
May da pa. May da ka pa option nga ma-harvest. Yes. May paglalauman niya. Kay kung sugad ho, bagat palay lang at tanan iti mo igtatanom, tapos papano kung nagka may ada itong na si Humta Sakuna, nagbaha, di ba? Or na, anong tawag ito? Nahapi man ito, yeah. Nga humay. So, di da kala kumbaga na-rely ka na kala ito nga source, di ba? Usala. Yes. So, di rin maupay. Kaya syempre, so, kunyan lang kailangan may alternative. May mga alternatives ka, di ba? So, yan ang mga alternatives natin na sample. Ito yung pag-taga-utanon. Labi na ito nga utanon, di ba? Pwede ka magtanong ito bisan anong klase ito nga utanon. Mm-hmm. Mm-hmm. Madali man lang ito, tagpera lang ito kamans. Ito na gulay-gulay. Oo, di ba? Diba? So, may na 1 month or depende, may 2 months. Ano? Mm. So, aside from ano, planting rice, ang pagtatanong actually naman ay pwede gihapon niya updaninihin ng mga utanon. So, ganin mais, mga tarong, sitaw, no? Munggo o iba pa. Pwede gihapon niya magpatubuhin mga ulaping, ha? O diringani. Mushroom? Oh, yes, mushroom. Wag lang yung mga ano, yung actually ang ating negosyo dito sa Panoy eh, parang kabuti din, no? Parang mushroom. Masarap yung mushroom. So labot ito, pwede ka magpatubuhin mga ulaping o diri man yan eh, magpadakuhin kanding. Oh, tapos sir, ito yung mushroom, pagka permit ako nito nakaon, since mayaman man sila sa tinatawag na, kuan ito nira, inin, anti-cancer property. So, ito nira nga, pag permit ito nakaon, kung may daka, for example, may daka mga hereditary, ano tawag ito nga mga disease. Mga, di ba, may daman mga ibang pamilya nga, sa genes talaga nira, may mga cancer ba, mga kuan, di ba? So, nakakabulig ito. So, maliban doon sa Miss Jama, sa pagpatubo ng kanding, pwede rin yung itik, yung baka, o kaya kalabaw. Oh, nanonotice na itong damo din at mga, di ba, pagkatapos itong pag-ani itong palay, may mga itik ito din nga nasunod liwat. Yes, that's right. So, yun ay isa nating ano, informasyon sa climate change. I-broadcast mo mula sa Philippine Federation of Rural Broadcasters at ang CCAFS and the IBS6. Okay? Ang ating pong oras, 21 minutes after 9 o'clock right here on the program, Aksyon Niya Na, Opinion o Solusyon. Neil Atilio, good morning. Well, Miss Jam, today is the third day sa panunungkulan ng ating mahal na mayor ng Bungto ng Palo, si Mayor Ann Pitilia. At siguro ay pagka tayo magkaroon ng chance, puntahan natin siya at magkapag-usap tayo. Tanungin natin siya kung anong mga gusto niyang gawin in the next 3 years sa kanyang panunungkulan. And then, syempre, congratulations din sa kay Vice Mayor Attorney Bulingling Reposar. At yung mga councilors natin, yung iba bago, yung iba ay re-elected. No? Okay, si Councilor Chiki Uy, the better half of the birthday boy, si Councilor Wilson Uy. Hindi ko alam kung ilang taon na kaya si Brother Wilson. Isa siyang Eagle Scout, no? And then, siyempre, kasama diyan sa Bungto ng Palo, si Councilor Imelda, and si Councilor Enna, si Councilor Junjun, si Councilor LL, and then si Councilor Jojo, si Councilor Pipes, and then sino pa yung isa, si Councilor Boise. Yun, no? Kompleto din, no? So, good luck ha, sa ating Mayor, Vice Mayor, and the councilors ng Bungto ng Palo. We are hoping for the best. Di ba? The best of the best. Yes. So, so syempre, damo ito tira in yung mga plants. Di ba? Iton nga, kung paano pa mas mapapaupay itong Bungto, itong Palo. Paano pa mas magiging progressive. Yes. At saka alamin natin, ano i-share natin. Pwede. Maliban lang sa mga secret. Kasi, siyempre, may mga parang trade secret din yan eh. No? Mm-hmm. Hindi pinapaalam lahat. Miss Jam, sa tingin ko ay ikaw ay, alam mo, dito ka kasi magaling eh. Yung mga usapang negosyo. Negosyo. Okay. Oh, di ba? Pag negosyo pag-usapan, si Miss Jam talaga ay
maraming alam. It pinaka the best daw kuno nga mag-invest ka sir, invest kuno team kalugaringon. Yes. Mm-mm. O kasi kung dani kasi nakakalimutan natin mag-invest para sa sarili natin. Mm. At saka isa pa Miss Jam, kasi kung hindi kasi credible yung pagkatao mo, ay wala talaga mag-invest kahit anong pang negosyo ang i-promote mo. Oh, pakiana how to invest in yourself. Sige nga. Sige nga, paano? Diba? Kaya syempre, paano man ito ni mo, kay Nasa Regera, permi kita nakakabatiit mga investment through sigunta kung ano-ano nga mga negosyo. Pero nangangalimta natin dani, pag-invest nga diliwatit aton kalugaringon. Yes. Mm-hmm. So, for example, paano kita makapag-invest aton self? Number one is, mapait kitang libro. Ito nga mga libro nga, syempre, about entrepreneur, diba? Mm-hmm. About success stories, about diriliwat ng mga pocketbook. Ano? Hindi, parang ito yung guide mo. Ano? Yes, so, tapos magbasa ka, diba? That's one way of parang investing sa sarili mo. Eh, paano kung sabihin naman ng iba, Miss Jam, na ay, pagbasa, it's a waste of time. I don't believe in waste of time. Kaya, kung may ada ka time pag-scroll up and down nga dat imo mobile, pag-check it imo social media account, so you have all the time. Well, why not divert? And, sa pagbabasa na lang. There is no reason for you din gihapon, sir, ano, nga bagat mag-alibay ka nga, diri ako magbabasa, kaya waray na ako time para mag-read itong mga books. Nowadays, you can download e-books, diba, sa internet. Mm-hmm. And at the same time, itong nga gintatawag nato ng mga blogs. Pwede ka din na mag-follow ito ng mga blogs ng mga positive thinking, positive mindset, mga sugad dito. Yes. So, ibig sabihin, sir, waray ka reason para diri mo ito hiya mabubuhat. That's right. O, siya nga pala, no? Isang magandang umaga para sa ating mga taga-Leyte Normal University, lalong-lalo na ang president ng LNU, si Dr. Jude Duarte, who just logged on. Na magandang umaga, mayong buntag, Dr. Jude Duarte, president ng Leyte Normal University. Siya ay nanonood. Good morning po, sir. Okay. Then si Samantha Gosico and si Judge Richie Reyes. Open aga. Sa rin pa ni Marty Lim, God bless you, Chito and Jim. Mabuhay. Thank you po. And sabi dito ni Im Arlene Navijoldi Rodriguez, good morning, magandang umaga, maayong buntag, maupay na aga, ayos. So, di ba? Laras ko din eh. Magandang umaga. Maray ko din eh, kumbaga, excuse na, ano't imo, dialect nga gagamiton pa, ano. Mm. And good morning din, ngatukan na Ma'am Rowena Jimenez. Ganun din si Liklik Diaz, Araceli Diaz, okay? Natanan, ginubos na, ano. Well, ano pa ba, Miss Jam, ang iba pang, ano, aside from investing on yourself, baka kasi mayroon pang ibang maiambag natin na ideya, no, sa ating mga tagapakinig, mga televiewers. Oh, and ito pa i-add ko lang, ano, if you can say something good daw ko, no, then be quiet at least. Wag na lang. Wag na lang, oh. Kaysa sigikat yakan, di ba? So, anyways, malaking bagay or malaking tulong yung magbabasa tayo ng mga positive kuan, itong nga mga libro or blogs every day, di ba? At least siguro 15 minutes to 20 minutes of your time. So, dako na ito niya nga bulig, di ba? And another is become a boss of your own money. Diba? Imo kalugaringon kwarta, dapat ikaw iton mag anong tawag ito, sir? Magbubuot ngan magmamanage. Yeah. And then you have your time also. Ah? Diba? No, wala kang boss. Oh, well, syempre, kay pagka ikaw iton nagmamanage imo kumbaga income, tapos amo iton masaren kita nga invest wisely, spend wisely bagat sa bariton. So, parang ano, ikot magbubuot imo oras, ikot magbubuot imo. You are the boss. Income. Ikaw rin magbubuot kung paano pati gastusun. Oh, syempre, di ba? Pag hard-earned money kasi, sir, makuri ito ni Muda yun, buliwan. Pero pag mga easy money, amo ito na madali. Madali mong ibigay. Oo, madali mong ibigay. Pero pag mapapansin mo, pag imo ito binalhasan, talaga ikaw ito, baga, nag-trabaho. Trabaho, di ba?
So amo iton nga bagat ginvalue mo or gintetreasure mo iton iton hiya na butang, yes, diba? You give value more value to your money. Yes. Oo, amo iton iton kuan. Tapos aside from that, syempre pag ikaw na iton nagma-manage itimo kalug itimo income, ano? So mag-iisip ka na how to invest from then ano, from now and from every now and then mag-iisip ka na paano ako mag-invest para liwatit akong future? Yes. Oo. At saka dami pa naman. Futuristic. Dami mga pwede naman pasukan na hindi lang sa trabaho. Ha? Kasi pag dating sa trabaho, lalong-lalo na ngayon, Ms. Jim, kailangan ng kung sa gobyerno ka, ay civil service eligibility. Yes, oo. Diba? Tapos, not unless siguro ko job order employee or some casual employee. But, pagdating pero kung mga high ranks, no, mga ano na permanent employees, tapos kailangan din eligibility, kailangan talaga ng eligibility, no. Oo. Well, so kung kinakailangan mo eligibility tapos wala ka noon, I guess the best way here is magnegosyo. Yes, of course. Oo. So bisan sinisiring natin, di ba, permi na bisan ka mag-start ka hindi guti ay la, at least may ada. Yes. Siguro ko ito si Miss Jam may kakausapin ito sa land bank, eh, no? ilang million ba ilo-loan natin doon? Bongga, we're talking about millions. 'Di ba? Pag diri ka kuno ito sanay mamati ito, mas magi kambugan man ito na. You have to think ano, parang tawag ito broad ba? Dako, mga wide ya. Diri kay Grison kay mag-isip na la kuno kita ng ano. In bida pareho man leto, nag-iisip ka, mag-isip ka ng negative, mag-isip ka ng positive, pareho lagi nag-isip ka. Mag-isip ka ng sentabo. Either which, mag-isip ka ng sentabo, mag-isip ka ng piso, nga dikat million. Oh, dito na lahat million. I-pronounce mo yan ng apple, o kaya i-pronounce mo ng apple, pareho lang yan nakakaon. Bakit sugad-sugad ito? Good morning, Sir William Medici, Arabederci. Si William Medici, diyan sa Cebu. Mayong buntag, mga taga Cebu. Mayong buntag dito ha, Kanra. Pero yun yung nagkikita. O, nagkikita ya. Sa Hidilot na pa sa buta atin yung nagkikita ya. But na-tune in niya. No? Mm-hmm. He views actually our maybe program. Right after the program, pag may ada na niya, vacant na time. Diba? Pwede niya i-review. Amoy ito advantage yan na panahon. Yes. Mm-hmm. O kung baga medyo busy ka, punta ka ng YouTube, nandun yun, no? Yung program natin everyday ay naka-upload. Naka-upload yan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ito si Miss Jam yung in charge dyan sa mga uploading. At saka kung titingnan mo, napakadami ng mga pictures niya. Minsan na may sabay tatuking dagat o kaya sa kabundukan. Ayaw la, waray basagan ng trip. Okay. Ako naman ko na ito account. Sad ito at may mga salog. Oh, that's one way of parang niya, itatackle natin ito because you have to give yourself a break. Oh. Diba? At saka dyan mo nakakalimutan minsan mga problema mo, Miss Jam. Oh, dito ka mag-i-inhale, mag-i-exhale. Diba yung ka nangalimut na pag-inhawa? And another thing, sir, is never stop learning. Ah, yes, diba? That's right. So every day, kailangan na mayda ka mga new things, new learnings, new possibilities na i-add on na imo life. Yan yung sinasabi ko sa mga estudyante ko na just don't rely on the books na nababasa niyo sa mga libro. Of course. Mapay gihapon ito ang actual. You also have to kailangan ma-experience. Experience. Kaya experience ko na is the best teacher. Teacher. That's diba? Right. Oh. So, you have to learn something new every day. Ako, Ms. Yes. Jam, no? No matter what, I don't stop learning something new every day, no? Kasi if I have to stop, ay tubtub ka na lalawat, di da? Oh, you have to empty your mind. Karag signal. Yes. Open ka for any possibilities. Yes. Any bagong mga information na masulod. I really do believe in, diba, mga ideas gihapon ng mga kabukuhan. Ideas. Mm-hmm. Because you see, don't rely on just what you have thought and what you have thought. Yes. And what you have learned, right? And ngan na usap pa, listen to the new generation, no? Because bangin may dahira mas maropay na suggestion kuntrang kadaan. Oo, but make na sure that they cannot be exhaling as new ones if warailot at mga kadaan. Mm-hmm. Diba?
So you have to combine the old and the new para ayos. Oh, tapos meet halfway, mm-hmm. Diba? Bagat babalansiyon mo ito niya. Parang organization ng ayos, Alliance of Young and Old Strategists. Mm-hmm. ito na, ang importante la ito niya nga everyday, may da ka willingness para yes, right. Matuto araw-araw. Mm-hmm. Diba? Di kay, and iba kasi na-stuck pa na nga da, diba? Ay, makarit na ako, or kwan na ako, tapos na ako, doctorate na ako, may da ko mm-hmm. na mga degrees, kung ano pa man din ang mga title holder ka. So, yes, that's right. And then you stop learning, diba? Parang diri ka na, nag-close ka ng imo door. Yes. Suga dito. At saka gusto lang natin batiin ng isang magandang gabi, si Letlet Cavessa, watching from Vancouver, Canada. Dance Canada sa Vancouver. Ang mga lugar dyan sa Canada ay Ottawa, Vancouver, ano pa yung iba? I don't know. Mag-research ane kita, sir. Hindi, kasi when I went to Michigan, yan ang katabi. Mm-hmm. Sa Quebec. Diba? Mapahingang gabi, Letlet Cavessa, dyan sa Vancouver, Canada. Oh. And then, ang na-mention natin kanina, sir, earlier, na give yourself a break. Diba? Mm. Kailangan may da ka time para, you know, isolo moment mo itimo. Na magliwaliw ka ba? Kumbaga, direk kay puro ka nala, trabaho, balay, trabaho, balay, trabaho, balay. Ano ka man ito, bagat exhausted ka na, no? Bagat amoy ito nanay, bagat permi ka nala, aborids. That's what I do sometimes, Ms. Jam. I go to the mall, mag-isa lang. Parang wala akong nakikita. Important, duro ito niya ka-importante. You go to the place where atot imo kasing-kasing. Kumbaga, and may da kasi paroha akon, gusto ko talaga ito na places nga, like for example, hadagat or mga inating... So pagkatunin mo dagat, nag-usahan ka lang, tapos may magulit dito, ayaw ha? Kapitin ko magulit ito maglangoy, di ba? Lagat ayaw ha? Bangin. Bangin. Hindi kay, parang na-energize ka and at the same time, nagre-recharge ka. You're connecting from the kuan. Ito nga, ang mga energy nga da, di ba? Sugod ba ito ba? So, nare-relax ka kahit papano. So, bagat, kung nakadto ka kasi ito sa nga lugar, di ba? Yunin nga, ang iba nagta-travel. Yeah. May da ka pang travel, di ba? So, may da... Di, may da sugod ito nga, bagat, itibaliwat, parahay mo, nakadtoha mo, itibaliwat, nanonood ng sine, di ba? Itibaliwat, napakadot rivers. So, di ba, itong maghusay mo mga rivers, bare pult la, di ba? Makadtoha mo. Naglalakad-lakad. Magpipinanmahalit ka lang, bisan, no? Nga waray plano. Tapos pag-uli ni mo, nagbinasul ka na kayo, no? Napapabili ako ng wala sa oras. Kinaon man ako rito po. Diba? It ibaliwat ito during night time na lay down lahira tapos nakita yung stars or moon. Hmm. Parang ganun mo ba i-celebrate yung sarili mo? Parang ganun. Sasabihin kong parang sinaselebrate mo. Kay Danay, syempre, agsob ka na nga dito. Monday to Sigunta, Direha Government, Sigunta ha, private, ano? Monday to Saturday, ato ka trabaho, diba? Hmm. And the rest of it, like itong nga imo rest day, masaring ka lang rest day, pero sometimes day rito nagiging rest day, di ba, sir? Yes. Kaya, syempre, may da ka pa itong mga trabaho ungyapon. So, kung may da ka gihapon pamilya, may iba lang, magsisilig ka. Magsisilig ka, maglalaba, maninarapo, mag-general cleaning, mag-lancha. Okay. Di ba? Mag-andom ka na yung mabadol at para at surod niya si Mana. Okay. Kaguling. Tapos, may da ka pa anak nga titimang noon, no? Di ba? Okay, so, kumbaga, ito nga yung rest day. Waray, direte yung nagiging rest day. So, amo ito nitong tendency na bagat nagiging kuwang ka ba ito, aburido ka pag dire ni mo ginatagan itim kalugar yung hin break. Yes, that's diba? Right. So, kailangan may da ka talaga time haimo kalugaringon, di ba? So, pero may da kita ko, sir, itong nga paghatag itong time, itong para kalugaringon, ano. Kaya sometimes pag nag-iisip ka daw ko no iton kung ano-ano lang na mga butang, so one way para dili ka ma-upset is never expect anything, 'di ba? Yeah. So baga tuwa rayla. Basta ang importante kasi magiging Batman ka daw. No, ang importante lang. Batman hid. Ang importante lang kung anong dumating ay 'yun, wag mo nang wag kang umasa. Oo. Wag kang umasa nang hindi talaga maasahan. Labi na ito. Never assume. Second, never assume. Oo, di ba? Kaya na, assuming man kita. And then, sila naman umaasa sa'yo.
Oo, di ba? Kaya sometimes pag may nakakita ng mga kung ano na ng mga butang, so imo dayon ito bagat gin papadako bagat sa ganitan. So kaya para di ka kuno maululan yan, para ma-relax mo imo kalugaringon. O di ba? Yes. Amo ito yat iton pinaka the best. It, what else? Never ask. Oo, ayaw pag usap pa yun, di ba? Huwag kang magtanong kasi baka sabihin, ay, ano ba ito? Walang alam. And sometimes, iti mo intention pagpakian na maupay tapos the wrong timing na ito sa nga tao. Oh, kaya burido man. Kaya burido man niya. Para pareho ba itong text, di ba? Pag maupay ko not imo mood na nagbabasa ka itong text, di ba? Wara ito yung sound. Depende ito't imood pagbasa, di ba? Maupay, may na nag-message nga dahay imo na sireng dagmiti pa ka di kay amo inin, di ba? So, mas pagbasa ni mo, baga malumanay ka. Pero kung hangit ka nga ni, nauurit ka dagmiti, sus ka demanding inin niya. Diba? So, depende ito imo emotion, magat sa ganiton. But then, anyway, Miss Jam, I was talking, actually, kanina, we were discussing about the diversified farming. Yes. But then, labot la actually han na ganan siya nga aton ginistoryahan kanina, no, may da pa mga kadugangan actually nga bintaha ang diversified farming. No, kasi pananglitan ang pagpadakohin itik sa humayan in ano matan actually, advantage ito makakabulig ini pagkontrolahan pagtubuhan banwa. I see. Ako siya ngayon ito nakita kita ito. Alam mo naman, may mga mananap din sa ano sa UMA, di ba? Yes, oo. Oh. O, mga kuhol, no? Mm-mm. So, marami. Ano ba, actually, mga bayahan ng mga itik o iba pang mga hayop, yun na pwede mahimong abono luwat ha umhanan aside from what I have mentioned a while ago, no? Okay. So, ano ngayon ito nito ng reason kung kay ano nga damot yung makikitan nga dat mga humayan ng mga kaitikan. Yes, ano? Oo. So, anyway, panahon hin pag-ani han humay, an uhot actually in pwede ipakaon ng mga hayop o diri man yani patubuan inihin ng mga ulaping and mm-hmm. yung sinasabi natin kanina ano na, ba yung ano ano ba ito na uhot ito yung ano yung hay ito yung di ba ito yung tawag nito stock ng kuan I see oo di ba okay nakuha ko na ito nga iya pag namamatay na ito ang kuan di ba ito nga gintatambak yes, so yun. So sa diversified farming, pamamagitan ng diversified farming, actually may mga kadugangan niya bintahaan na kasiguruan nakita. So ang iba-iba ng mga so paano naman ito ma-earn? Ginaprobitsaran, no? Kasiguruhan nga di rin kita maubusan yun pakabuhi bisan na may dakalamidad. Mm-hmm. So maghanap tayo ng ibang mga diversions, no? Mga diversions natin. Anyway, yun, ang pagtanim ng mga utanon ay isa rin sa mga diversions doon paghayupan. Okay. No? No, so, maliban sa pagtatanim ng palay. Oh, siguro din mga upay na ito ni advice na ito at itong mga farmers, di ba? Especially kung may danira pala yan. Kaya yes. Da kuman ngayon itong akabulig, ito may da ka mga itik. Tsaka ano? Manood lang sila palagi sa ano sa ating palatuntunan na action yan na opinion ng solution ay makakakuha sila ng mga impormasyon hinggil sa mga farming, sa fishing, and iba pang mga climate change programs, no? Mm-hmm. So iba actually iba na talaga ang maging climate change smart or climate smart, no? Na climate smart agriculture. Yes, so andamhan matindi nga pagbago-baguhan ng klima. Yon ay palala galing sa Philippine Federation of Rural Broadcasters, ang CCAFS, at nang himpilang ito ang IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. Climate change, yung broadcast mo. Mm-hmm. So, durungin ka dako itong bulig, di ba? Ngayon ko lang naintindihan kasi di Hamay Santa Fe, usually makikita mo ito niya after itong magpaani ba? Itong katani, di ba? Mm-hmm. So, makikita mo na itong damo na itik. So, amo ngayon itong purpose. Mm-hmm. Tsaka, good morning kay Doc Roggie Matalang. Okay. Yes, good morning po. And si Uncle Ray Marmita, mga pengaga, si... Sir Arnolfo Octa, no? Sabi pa dito ni Sir Manny de la Cruz ng San Miguel Corporation, Sir Chito, good morning. Baka pwede po pakibati ng happy birthday yung friend ko si Aaron Roy, no? Paolo from Lucena, operation manager ng AVS Corporation. Salamat po.
Oo. Nakalimutan ko yung anong AVS. Parang kasi malaki rin yung San Miguel Corporation eh, no? So meron din silang ibang department, no? And sabi pa dito ni Sir Arnolfo Octa, no? Good morning, Sir Chito Morante. Ayos, watching and listening to your program here at Tanawan 2 Central School while working school reports. Oh, di ba? More power, sir, with your partner, Miss Jam. Miss Jam. Miss Jam. Shileng. Kasama sila ni Sir Yeb eh. Shileng. Sir Yeb, kumusta mo rin ako dyan? Oo. Sabi dito ni Mama Rowena, tama daw, need ng tao matuto sa lahat ng paraan. Minsan, kailangan nating tanggapin na lahat ng bagay at kahit ano, at kahit kanino pa man ay mayroon tayong matututunan. Ang pang-araw-araw nating gawain at nakakausap o nakakasalamuha at meron ay meron kang makukuhang bagong aral. Yes, exactly. That's right. Oo. Makinig ka lang at manood sa ayos. Marami kang matututunan dito kay Miss Jam eh. Lalo-lalo na pagdating sa negosyo. Bagat lagas. Oo, di ba? No. malapit na yung palo na negosyo mo, ano? Soon. Diba? Soon. Daghang salamat po, Sir Chito, sabi ni Sir Manny De La Cruz. Daghang salamat po. Kasi na-assign siya dito sa Visayas noon, kaya lang di lang kami nagkita, pero the last time we met doon sa Cavite. Oh, naalala ko tuloy yung ano, trivia. Na asa man dapit sa usa nga lugar na pagka yung donut daw kahit hindi binibenta na bibili. Yung donut. Donut. Bakit? Mm. 'Di ba pagka yung donut pagka syempre ano tinitinda mo eh doon sa lugar na yon, certain place na yon, kahit daw hindi itinitinda nabibili. Oo. Paano? Sa Cebu. Oo, okay, di ba masinggit man, donut bay, donut bay, tagpila mo na bay. Hindi talaga mabibili. Hindi talaga mabibili kasi donut bay. Oo, pero paliton. Tagpila mo ng donut bay. Di ba? Okay. At least masaya kayo. Ang daming mapupulot ka dito kay Miss Jam. Buong araw na kasama mo si Miss Jam at palagi ka lang kayong tumatawa eh, kakabagon ka. Iba nang iisipin ng tao, sira ulo na yun. Kasi buong araw tumatawa. Basta huwag lang yung mag-isa ka. Oo, delikado ang to. Kahit hindi masaya. Diba? Delikado ito, sir. Kung usa kala, tapos ikalat ngisi, diba? Basta amoy ito. Kung gusto mo mamaligya kayong donut nga, gusto mo di ka mamaligya yung donut, tapos gusto mo palito nito yan, pa kanto Cebu. Donut bay. Then, in connection to that, doon naman sa Cebu, ay pag, tinanong kita, Miss Jam, ano yung, anong syllable ang walang katapusan? Dari kita maaram, sir. Ha? Ra. Ra. Alam mo bakit? Usara, duhara. Duhara hanggang sa hindi matatapos ang bilang mo, palagi may ra. Oh. Dito sa atin, la. Mm-hmm. O, diba? So, Manila, lang. Diba? Yun ang mga kataga na na walang katapusan. Pwede. Diba? Well. Ang ating pangkona sa Bokong Palawan, mga kaibigan, nag-up ng 13 minutes before we part ways at 10 o'clock. You are still watching. Aksyon niya na opinion ng solusyon right here at IBS 6 and 87.7 FM Idol Radio. Okay? And yung iba, Miss Jam, na-notice ko ay hindi pa naka-uniform ang ating mga estudyante. Yes. Kasi yung kapapasok lang. Binigyan sila hanggang katapusan ng July. I guess. Parang ganun. Hanggang katapusan ng July, di ba? Uh-huh. But then anyway, yung iba naman ay talagang nagsuot na ng uniform, ha? Especially kung old student ka, di ba? Oo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, saka mas magastos kasi sa pag lagi kang, itundi ka naka-uniform. Kasi everyday, syempre palit ka ng palit ng damit. Mm-hmm. Pero unlike kung naka-uniform ka, di yun lang, di ba? Yung parang tawag itong diridamo ng labahan. Yeah. Gaya ng sa atin, hindi tayo magastos.
Oo, syempre, di ba? Mas, uniform, eh. Mas maupakita naka-uniform, di ba? Di ka, ano ito, di ka mamroblema kung ano na lote team susulutun yan ang adlaw. Oh. O, di ba? So, oh, pareho gyapon na school. Pero for the transferees, gintatagan nito rin chance. Syempre, oh. Busy pat mga, anong tawag ito, sastre. Makuliman ko na ikaw at pag-uunahon nga ito. Munti ko makalimutan, i-greet si Uncle Ray Marmita dyan sa Alang-Alang, ano? Tsaka si Minerva Caberio. Kasi, Miss Jam, kung ikaw naman ay hindi naka-uniform, sabi mo pa nga, ay palit ka ng palit ng damit kasi baka sabihin, oy nakita ko na yun. Oo, tapos yung ano, yung tingnan mo si, ano, yung may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg. Diba? Yung lagi niya suot gray. Gray na t-shirt. Diba? O, kasi daw, pag mga mayaman daw, sir, ganun daw, yung the more na mas konti yung damit, yung para bagat yung kulay ba? Kasi gusto nila, pagka sila umalis, di rin na yun nagpipili-pili kung ano tira mabunlot nga da, amo na yung tira iksusulot, diba? Bagat, di rin na hira kuha niton, fun niton, mga fashion-fashion, kumbaga. Eh, bakit ako? Hindi naman ako mayaman, pero yung suot ko ganun pa rin. Oh, napaka-humble, di ba? Magat sa gaditon ba? So, wala na nira time mag-isip kung mamili kung ano pang mga bado. Not unless ito nga kailangan talaga, mga parties or whatsoever, di ba? Pero kung everyday, nga pag susuotan, bisan na hinunga na, like Bill Gates gihapon, amo gihapon nagtira mga panulot, di ba? Mga bagat same color. Amo itong pag makita ni mo, naka-gray na buwas, naka-gray, gihapiti, ay kabarakay, damo ito kadusina. Mula ng ano, nang simula kami ng palatuntun, mga kaibigan, ay every week ay iba-iba talaga ang ano, ang damit ni Miss. Magastos. Oo, di ba? Magastos. May naka long sleeves siya, naka basta lahat ng ano, hindi lang mawawala sa kanya yung kanyang hijab. Yung hijab naman niya ay iba-iba ang kulay. Ay kung titingnan mo si Miss Jam sa ano, doon sa kanilang bahay ay isang aparador ng hijab. Pipili ka lang ng kulay, may mga kombinasyon pa yan. Oh, ganun talaga, di ba? So, amo ito, invest, para man gyapon ito na, aton yung mention earlier, mag-invest ka para sa sarili mo. Oh, ganun. Ganun lang yun. Si Fire Officer Daisa Kubacha, siya ay nanonood ngayon. Fire Officer Daisa Kubacha, how are you? Hope you're doing fine. Hain ka ba yan na naka-assign? May message dito, sir. Kanina napag-usapan ang diversified farming at ito ay nakaangkla sa climate change. I just hope na may mga maimbitahan tayong mga magsasaka mismo upang malaman ng mga tao ano ang kalagayan ng ating mga magbubukid at epekto nito sa kabuuan. Actually, meron tayo, di ba, sir, ito na maybe tomorrow, papabati ito natin na mga different ideas from straight from the farmers talaga. Oo, di ba? Kung paano nila ginagawa yung kanilang kaniling smart agriculture, di ba? Oo, para sa climate change. Yeah, that's right. Anyway, first day pa lang ito ng ating mga pagpapahiwatig sa ating mga... At least, dito sir, ito na audio, ano, mababatian nila mismo kung ano yung mga tips, di ba? Kung paano, ano yung gagawin nila when it comes to ito na farming, smart agriculture, di ba? Kasi syempre, damog yahapon na namamati hato ng mga farmers. Especially dito ato ng Eastern Visayas, di ba? Not only Eastern Visayas, but the whole Region 8. Kaya damog ko didetan ito na kuan nga pagpakabuhi nga farming. Yeah, that's right. So, dako iton maibubuli. Basta ang sa kanila lang, all they have to do is just tune in, manood, at makinig sa aksyon niya na opinion o solusyon. Yes, ito because every day meron na tayong updates for the smart agriculture. 87.7 FM Idol Radio. Ayun. Ganoon din yung mga iba nating mga kasamahan sa Philippine Federation of Rural Broadcasters. Sila naman yung nag-a-announce din sa kanilang mga himpilan. Yes, yeah, so not only here sa station natin. Sa iba ding station meron din. Kagaya ng Action Radio DYVL, si Sir Ayones. Ayones, Umang. Oh, diba? Diba? Tsaka may mga programa din si Ma'am Cielo at tsaka si Sir Francis, si Ma'am Tintin, no? Magpaprograma din sila sa iba't ibang istasyon ay mag-i-inform din tayo regarding sa ating climate change i-broadcast mo program, no? Mga plugs natin.
para lang may paiwati natin sa ating mga paraguma na this is what you have to do, no? Para maibsanan yung mga problema pagdating sa pag-uuma. No? Oo. Mm-hmm. Kaya iti ba, kumbaga, pag nabatian ito ni Rana ideas, masanang hira, uy, pwede ko ngayon ito niya i-apply nga dit ako na... Yes, that's right. O, kasi dito sa ating panatuntunan, ay marami naman tayong actually i-aambag sa kanilang mga ideya, no? Kung anong mga karapat dapat na gagawin para umunlad ang kanilang pagsasaka. O, at saka meron nga din ako na ano ngayon, sir, na yung mga magtatanim ngayon ng palay, mostly, mas gusto nilang gamitin yung hybrid na kuan, na binhi. Miss Jama, announce ka ng announce, hindi ka man manalo at mapunta ng abroad. Okay lang, alis pa rin naman ako. May ganun. Diba? Iba naman. At least makabulig kita itong pag disseminate itong information para at aton mga aton mga mag-uuma, yes. Diba? So iba naman ang mga napipili diyan. Hindi naman tayo naghahangat ng kung ano itong dida. We can go somewhere else with the ito yung makalugaringon na. Yes. Oo, diba? So amo itong hiya. At so, saka wala pang magdidikta sa biyahe. Just go on with the flow. Amo ito, enjoy yourself. Diba? So, kumbaga, at least, you're the boss. So, good morning ngayon ha, mga boss nga da. mga taga-boss coffee shop. Oh, good morning ito. And birthday boy, Counselor Wilson Uy. Diba? Hino ko na't boss nga to't iyo balay. Kahit yung asawa. Actually, Miss Jam, kung hino itong damo at kwarta, o kung hino itong damo at kwarta, asat na susunod. Siya yan. Totoo yan, sir. Diri ito niya magmamatter kung puto ka, bunso ka, or panganay ka, or in between. Diba? Kung sino yung may pera sa bahay, siya yung nasusunod. Yan, ang nasusunod sa bahay, si Miss Jam. Ah, talaga. Sa kanila nasusunod si Miss Jam eh. Si Ma'am Rowena de Guzman na nanonood ngayon. Pagka daw like for example may emergency, 'di ba? So hindi isipin kung yung unang tatawagan doon yung panganay. Oo, yung panganay na anak or kung sino man ano, na panganay kapatid or ano. Yung unang tatawagan sa pag emergency sino yung may pera kasi siya yung magde-decide kung saan hospital dadalhin. Yes. 'Di ba? So, or kung sasabihin ba niya isugod mo na sa hospital. Kasi syempre eh, nag-re-rely siya doon sa, you know, budget. Tapos sasabihin, pag wala na talaga budget, pumunta ka kay Manoy. Oo, gusto mo yung mag-hilot-hilot. Good morning nga pala, good morning kay Manoy. Oy, good morning nga doon na Manoy Nestor Gasing. Hindi na hamay tanawan late eh. Kung kamo, ito nga, anong tawag ito, gusto nyo yung magpahilot, yung marirelax kayo, pumunta kayo doon. Oh, di ba? Mga gusto magpahilot. Oh. Oh, kasi actually, marami nang gumaling din. Eh, no? Mga yes. Cancer patients pa yung iba. Iba-iba lang, di ba? Mm-hmm. Tapos, syempre, pati yung gihapon natin bugto, ano yung ating nails sa Gasinga to Quezon City naman. Nagkikita hira gihapon natin. Nagkikita live stream. Gihapon yun. Yes. Huwag mo lang kakalimutan yung better half, si Orly. Si Ka-Orly Moron. Diyan sa mask, nandiyan si Kuya Mike, si Kuya Ray. Mm-hmm. At, pero may manito. Si Ate Pe, saka si Ate Lil Lee. Mabuti no? Naman ako, no? binalik mo na yung Fe. Oo, no? Kasi una, ang ginagamit natin ay, ano pa yun? Ayaw nala, sir. Maupay nala itong nga hingalimtan. Oo. May mga bagay talang sadyang pwede mo nang kalimutan. At ibaon sa limot, ganon. mga hugot ano kasi minsan may mag-may message na naman sa iyo na ang saya-saya niyo diyan sa programa na yan. Oo, pwede, 'di ba? Asya man laki tayo ton, 'di ba? So always ano, think positive daw. Ang maganda kasi dito ay hindi ka na nag-iisip kung ano ang dapat gawin, no? Kasi si Miss Jam ay wala kami napapag-usapan yan sa hapon, sa gabi, no? Kasi pagkatapos ang program uuwi ng sariling bahay. Tapos pag pasok dito, ano bang pag-uusapan natin? Just one word. Sabi nyo, diversified farming tayo. Okay. Ganun lang. Absorb. Alam na kaagad ko anong pag-uusapan. Hindi na yung mga may mga titingnan ka pa. Amo yung sinasaring always be ano ready daw. Parang Girl Scout tsaka Boy Scout. Oo, pero alisin na yan, di ba? Because of kuan, ito nga gintatawag natin nga
gender equality. So, yes, waray na Boy Scout, waray na Girl Scout. Yes, Scout Philippines. Scout Philippines. So, yes. Sana ma-approve na yan kasi syempre unfair naman, di ba, sa mga LGBT amin, natin na... Naman talaga yan. Sa Eagle Scouts Organization of the Philippines, actually, Ms. Jam, makami. Gin-kukuha na ba ito, sir? Gin-tawag ito? Naka-process na ba ito? Whether it's processed or not, ginagawa na. Ayun, mas maganda, di ba? So, for gender equality. Sa mga susunod na mga araw, pwede natin pag-usapan din ang scouting program dito sa Pilipinas. Yes, at kahit nga sa school, di rin na pwede magtawag yun na ma'am and sir. Kaya, boss. Teacher. Boss. Yeah, marami din. I like that one, boss. Maraming tumatawag din sa akin ang teacher. Teacher, oo. Para ano siya, waray ka ito nga ni na nasasagasaan. Yes. For example, siya ay LGBT, di ba? So, alangan makuri mo niya tawagon nga sir na ano siya, kumbaga... yung feel, pakiramdam niya, girl siya. Bukas magandang usapin yan. No? Oo. Diba? Anyway, wala na kita time. Dito mga kaibigan, dito na lang po ang ating palatuntunan aksyon niya na opinion ng solusyon right here at IBS 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. At ito naman po si Jamoron. And syempre, na mga salamat itali atong technical side, Daddy Yanahi Eldren Taon. And ito yung transmitter side, si Sir, si Agapito. Ano ba ito niya pilido? Oh, si Breso ngayon. Agapits! And of course, our station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. And syempre, sa lahat ng mga nagsusubaybay sa atin at IBC6 sa Free Channel. And namamati haton at 87.7 FM Idol Radio. And sugod man gihapon ng mga nag-join haton na live stream, ha, Facebook Live. Damang salamat tayo yung atanan. And magkita-kita tayo ulit tomorrow. Ayos! This has been the program you love to share. Aksyon nga na, opinion, kung solusyon. With the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon nga na, opinion, kung solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Aksyon nga na, opinion, kung solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at... This is 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon nga na, opinyon, ug solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam.